kumuli natin ang nag-iisang Inday ng ating puso, Vice President Inday Sara Duterte. At ngayon, atin namang pakinggan ang mensahe at para din ipakilala ang susunod na presidente ng ating bansa, ang nag-iisang Agima Senator Bong Rivinia! Baka po pwede kahit pang number 13 si Bong. Alam niyo, sa sobrang bait ni Mayor Inday, pinayagan niya na ako maging number 13 senator na upo na pagkakari. At dahil sa pangyayari na yan, palagay ko hindi ako napasama doon, talo ko. Dahil dyan sa desisyon ni Mayor Inday Sara, naging senador at nakabalik sa Senado, si Bong Rivinia. Ma'am, marunong po kami mga kapitay ang tumanaw ng utang na loob. Ako po ma'am, marunong tumanaw ng utang na loob. Susuporta po kami sa iyo kahit saan makarating. Thank you.
Maria. Nandito rin po. Ang mga nangyong nang kilala, hindi na po kailangan. Kaya magandang yes, sa aking mga kasama sila doon, hindi na po masyadong kilala ng mga kampanya. Dahil kilala si Secretary Magbila, alam niyo naman ang trabaho niya. Nakita na kami mo, kapit kayo bagyari kahit saan. Makikita niyo yung mga bagong project, makikita niyo yung bagong infrastructure, ang kanyang pag-implement, ng build, ay ramdam. Secretary Harry Roque na matagal na rin naririnig at matagal na nagsisilbisyo bilang hindi lamang spokesman ko. Kasi kilala niyo siya bilang spokesman ni Pangulong Duterte. Ngunit, ang spokesman ko, ang trabaho ko niya ay hindi lamang na magandang salita sa harap ng mga media. Ay marami pong ginagawa niya na hindi nyo nakikita at ang patuloy po sa Pangulong Duterte. Yan po ang ating kandidato para sa Senado, Attorney Harry Roque. Isa pang kandidato natin na hindi nagkailangan ng kampanya dahil kilala na ninyo ang kanyang servisyo, nakita naman po ninyo ang kanyang mga ginawang batas para tumulong sa maliliit na tao. Ito po ang aming kandidato babalik sa Senado, Senator Jimboy Estrada. Babatiin ko rin ang ating Majority Floor Leader ng House of Representatives, Congressman Martin Romualdez. Mayor Lani, that is, I'm always happy to see you with that. Alam niyo po na kailangan ko si Mayor Lani kung paano kami nakakilala. Nakakilala kami dahil patakasin yung mga maliliit naming anak sa eskwela mula sa Maynila pa siya. Kaya matagal ko na kilala, alam niyo naman ang pagkabalik na bilang mayor, ang pagkagaling na pagsabisa bilang mayor. Naging running mate ko ang pinakamagaling, pinakamahusay,
pinakang mabait at lalong-lalo na pinakamayang panindigan na Vice Presidential Candidate. Ito po ang ating minamahal ang susunod na Vice Presidente, Mayor Inday Sara Duterte. Bukod po sa nakasama ko yung pinakamagaling, eh napakahalaga din na kami po na magkapartner, na kami magkasundo sa aming pananaw, sa aming mga pag-iisip tungkol sa pangangailangan ng ating bansa dito sa gitna ng pandemya. Kaya po, nung nag-uusap kami at hindi pa kami nakapag-decide kung ano yung gagawin namin, eh nag-uusap pa kami at sinasabi nga niya, ano ba talaga dapat gawin dito? Eh ikaw po, una tayong tingnan natin ang karanasan, tingnan natin ang kasaysayan ng ating bansa. Sa lahat ng krisis na hinarap ng Pilipinas, tayo po ay nakaraos lamang dahil ang mga Pilipino ay nagkaisa, ang mga Pilipino ay nagpulungan, ang Pilipino ay makabayanihan, lumabas na naman po ang ugaliya. Kaya po, dito sa gitna ng pandemya, dito sa gitna sa kahirapan na nararamdaman ng bawat Pilipino dahil sa pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pandemya, ay titignan po natin siguro din po ang magiging sagot dito sa ating krisis na ito para makalampas tayo at hindi lang makalampas, para gumanda pa ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Ang kinakailangan, ang aming sinisigaw, ang pagkakaisa ng buong sambayanang Pilipino. Dahil
tayo palaaway. Hindi tayo nag natin, hindi lamang sa larangan ng politika, kundi sa ating lipunan, isabuhay po natin muli ang ating pagmamahal sa isa't isa, ang ating pagmamahal sa Republika ng Pilipinas. Simula ang ating kinusahan ng pagkakaisa. Sa simula na ito, ipagpatuloy po natin ang ating simula ngayong araw na ito. Ipagpatuloy natin hanggat tayo'y magtagumpay, hindi lamang sa halalan, sa darating na taon. Kung hindi, ang mas mahalagang tagumpay ng pagkakaisa uli ng ating mga kababayan at sa ganung paraan, asahan po nito. Asahan po ninyo na sama-sama tayong babangon ulit.